Malamang hindi tayo agad makakapag-upload ngayon kasi ginagawa hindi rin sa harap ng ating shop sa may harapan. So mahirapan din tayo makapagpasok ng client dito dahil pahirapan yung pagpunta nila dito ngayon dahil nga alam nila na ginagawa yung drainage dito sa harapan natin. Pero ngayon is mapipilitan tayong gumawa ng video dahil may mga nagtatanong sa ating Facebook page. Need pa kasi nila ng backup o nangihingi sila ng advice para kung paano ba yung mga ibang moves na hindi nila naiintindihan. So kailangan pa rin natin na ipaliwanag ng maayos para maisayos nila yung kanilang mga project. Siyempre, andito pa rin ako para magbigay ng mga advice paano tayo o kung paano ba yung mga tamang paraan ng pagpapintura natin. Ano ba talaga yung tamang ratio ng top coat clear? Bakit iba-iba yung sinasabi nila? Halos karamihan sa mga bagong pintor na nakikita ko, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, na ang ginagawa nilang ratio sa kanilang top coat clear is kung ano yung kanilang nakagisnan o nakita dun sa mga kasama nilang mas nauna pa sa kanilang magpintura at ginagaya na lang nila yun. So, kung ano lang ang kanilang nakita o kung ano lang ang sinabi sa kanila is yun ng kanilang ginagawa. Kaya minsan yung mga ibang mga baguhan is nakakamali sa pagtimpla ng top coat clear. Halimbawa, katulad na lang itong K92 na top coat clear, mga repaps. Kapag ka ito is tinimpla ng mga baguhan o binili nila sa paint center, is malamang sa alamang ang gagawin nilang ratio is katulad nung sa ansal. Kung yung kanilang dating nakikitang pintor is laging ansal yung ginagawa, is malamang gagayahin nila yung ratio nung ansal. Pero ang hindi nila alam is magkaiba ng ratio ito. Kung ang ratio natin sa ansal top coat clear is 3-1-1, 3 parts ng base clear, 1 parts ng catalyst, pag pinagsama mo yun is magiging 1 yun. Tapos, ang thinner na ihahalo mo dun is kung gaano karami yung 3-1, is ganun din karami yung thinner na ihahalo. So, magiging siyang 3-1-4, parang 3-1-4. Pero itong K92 is 3-1 lang talaga ang kanyang ratio. So, wala itong thinner, mga repaps. So, meron din namang mga top coat clear na ang ratio is 3-1-1. So, kung gaano karami yung catalyst, is ganun din karami yung thinner na ilalagay. Yung ganyang brand naman is yung Weber Urethane na top coat clear, mga repaps. Eto. Bali sa mga nabanggit natin na top coat clear is yung mga tinatawag yan na urethane top coat clear, mga repaps. So pagka ang nabili nyo is acrylic automotive top coat clear, is iba naman yun. Yung mga ganong klase ng top coat clear is wala ng kasamang catalyst o yung tinatawag na hardener. Kumbaga, ang ratio nun is 1 is to 2 naman. So, kung gaano karaming top coat clear ang ilalagay nyo, is dodoblihin nyo lang sa thinner. So, 1 is to 2 ang kanilang ratio. Pagdating naman sa pag-a-apply ng ating top coat clear, is need muna syempre na i-miscoat muna sa una. Tapos, meron syempre na interval time o drying time na 15 minutes bago natin i-second coat o i-pull coat, mga repaps. So, need kasi na ma-cure muna yung unang layer ng ating base coat clear bago tayo mag-second coats. Tapos, yung pinakauli, doon natin i-apply yung pinaka-pull coats. Para hindi na kayo malito, mga repaps, isang unang-unang gagawin nyo na kapag bibili kayo ng top coat clear is i-make sure nyo na kung anong brand ng binili ninyo is alamin nyo kung anong ratio nung binibili nyo yung top coat clear na brand. Bali, ganun lang yung sekreto doon. Huwag na kayong magtanong minsan sa mga pintor dahil yung iba dyan is napaka-bias. So, para na lang na maayos yung project na gagawin nyo is i-make sure nyo o alamin nyo kung ano talaga yung tamang ratio ng inyong binibili na brand na top coat clear. Bali, take note lang mga repaps. Hindi ko nilalahat lahat ng pintor. Pero marami kasi yung nagmamagaling o maraming naninira sa kapwa pintor. So iwasan nating manira sa ating kapwa pintor. So ang gagawin natin is tulungan natin sila na malaman yung tamang dapat gawin.
Dalagay.